Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng barkada ng tiyuhin ko na itago na lang natin sa pangalang Kano. Taong 1997, Malungon, Sarangani. Itong mga panahong ito, merong kaibigan ng tiyuhin ko na ang buong buhay nito ay nakatuon sa kanyang trabaho. Wala itong pamilya at masasabi kong pariwara na ang buhay nito. Maraming bisyo itong si Kano na naging sanhi ng paglayo ng kanyang dating mga mahal sa buhay. Ayon sa tiyuhin ko, na kahit ganon ang pagkakakilanlan kay Kano ng karamihan, ay iba pa rin ang tingin niya dito. Isa itong mabait na tao at sadyang napipilitan lamang gumawa ng karumal-dumal upang mairaos ang kanyang buhay. Sa tinagal-tagal nilang magkasama, ay masasabi niyang isa itong tunay na barkada at kaibigan ayon sa kaibigan ng tiyuhin ko. Kapag napapasabak siya sa away, ay ito palagi ang kanyang nahihingian ng tulong. Wala sa bokabularyo ni Kano ang salitang pag-atras. Kahit na sino pa ang mabangga nito, ay hinaharap niya ng buong tapang. Isang araw, habang abala itong kaibigan ng tiyuhin ko sa kanyang ginagawa, ay biglang dumating itong si Kano. Dala-dala nito ang motorsiklong pinasalo sa kanya ng kanyang kaibigan. Wala na kasing pambayad yon, kaya naisipan ni Kanong siya na lamang ang magpatuloy ng buwanang hulog sa motor nito. Hindi naman tumutol ang kanyang kaibigan, gawa ng mas pinili nitong mapakinabangan ang kanyang motorsiklo kesa naman mahatak ng bangko. Kung hindi ninyo na itatanong, itong si Kano ay isang bayarang mamamatay tao. Marami na itong napatay sa tinagal-tagal niya sa serbisyo. Ayon sa kaibigan ng tiyuhin ko, na ang lahat ng pinapatay ni Kano ay parang hayop lamang sa kanyang paningin. Kapag nakuha na niya ang litrato at bayad para sa taong kanyang papatayin, ay isang araw lamang ang binibigay niyang palugit para sa kanyang parokyano. Walang awa kung pumatay itong si Kano ayon sa tiyuhin ko. Paminsan-minsan kapag may atraso sa kanya ang taong papatayin niya, ay pinaliliguan niya ito ng bala. Nang makalapit na itong si Kano kay Adong, ay siya namang pagsalita nito tungkol sa kanyang pakay. Dong, may ginagawa ka ba? Tara, samahan mo ako. Meron tayong pupuntahan. Wika ni Kano. Parang nagmamadali ka, pre. Marami pa akong gagawin. Makakasama ako sa iyo kung hihintayin mo ko. Sagot naman ni Adong. Pre naman, mamaya na yan. Madali lang tayo doon. Pangungulit ni Kano. Dahil sa makulit itong kaibigan ni Adong, ay wala na siyang nagawa kung hindi ang sundin ng nais nito. Agad naman siyang nagpaalam sa kanyang mag-ina na meron silang pupuntahan ng kanyang barkada. Habang sila ay nagmomotor, ay napag-usapan nila ang kanilang pakay. Ayon kay Kano, napupunta sila sa isa sa kanyang mga parokyano dahil kukuha sila ng litrato sa ipapapatay nito. Dahil sa sanay na si Adong na sumama dito, ay hindi naman siya nakitaan ni Kano ng pagtutol. Bukod kasi sa nabibigyan siya nito ng balato, eh hindi naman madamot si Kano pagdating sa pera. Ito palagi ang nalalapitan ni Adong sa tuwing nagigipit sila ng kanyang pamilya. Kaya malaki rin ang utang na loob ni Adong kay Kano.
Pagdating nila sa isang liblib na lugar, ay meron silang nakitang isang bahay. Alam na ni Adong na yon ang kanilang pupuntahan, gawa ng masaya na itong si Kano. O Kano, ba't ang tagal ninyo? Kanina pa ako naghihintay dito ah. Bungad na wika ng isang lalaki. Pasensya na ho. Hinintay ko lang tong kaibigan ko. Meron lang kasing ginawa. Sagot naman ni Kano. Ba't naman nagsama ka pa? Ikaw lang naman ang lalakad nito ah. Pasigaw na wika ng lalaki. Importante lang kasi ang ginawa niya. Ibigay mo na yung litrato at bayad upang magawa ko na ang trabaho ko. Di lang ikaw ang parokyano ko. Tandaan mo yan. Sagot naman ni Kano. Biro lang Kano. Kalma. Huwag masyadong mainit ang ulo. O eto. Kompleto yan. Walang bawas. Sagot naman ang lalaki. Kasabay ng pagsasalita nito ay ang pag-abot nito ng isang sobreng merong laman na pera at litrato ng isang binata. Alam ni Adong na yon ang ipapapatay, kaya labis na lamang ang pagkaawa niya sa binatilyo. Wala din namang magagawa si Adong, gawa ng baka malaki rin ang kasalanan ng binatilyong yon. Nang makabalik na sila sa bahay ni Adong, ay agad naman silang pumasok upang tingnan kung sino ang ipinapapatay ng lalaki. Pagtingin ni Kano ng litrato, ay agad naman itong ipinasa kay Adong. Sa likod ng litrato ay nakalagay ang buong pangalan ng lalaki, maging ang eksaktong tinitirhan nito. Kalakip ng litrato ay ang libu-libong pera na bayad para sa gagawing serbisyo ni Kano. Ang iba sa perang yon ay binalato ni Kano sa mga anak ni Adong. Matapos nilang matukoy kung sino ang bibiktimahin ni Kano, ay nag-umpisa na itong gawin ang kanyang binabalak. Si Adong ang magsisilbing tagapagmatsyag ni Kano sa lugar na kanyang biktima. Sigurado ka bang kaya mo tong gawin, Adong? Unang beses mo tong gagawin kaya nababahala ako sa maaaring mangyari sa'yo. Ano? Si Bebot na lang ang gagawa? Tutal, sanay na yun eh. Nag-aalalang wika ni Kano. Sus! Ako na, pre! Marami kasi akong gastusin eh. Kailangan ko ng pera. Tsaka, pagmamatsyag lang naman ang gagawin ko, di ba? Sagot naman ni Adong. Kinaumagahan ay agad namang tumungo si Adong sa lugar na nakasulat sa likod ng litrato. Doon ay naghanap siya ng mga taong makapagtuturo sa kanya ng eksaktong bahay nito. Ayon sa nakalap niyang impormasyon na, nagmula ang binatang yon sa isang marangyang pamilya. Kung hindi nagkakamali si Adong, kaya ipinapapatay ang binatilyo dahil sa awayan ng lupa. Maaring nagiging hadlang ang binatilyong yon sa anumang nais gawing plano ng nagpapapatay dito. Siyempre, hindi na doon nakialam si Adong, gawa ng labas na siya sa ganoong uri ng usapin. Habang naghahanap si Adong, ay laking gulat na lamang niya nang makasalubong niya ang binatilyo. Nakasakay ito sa motor na merong kasamang isang dalaga. Mabilis ang takbo ng motor pero namukaan naman ito kaagad ni Adong. Nang malaman niyang naroon ang pakay ni Kano, ay agad din naman siyang bumalik sa kanilang tahanan. Pagbalik niya sa kanilang bahay, ay agad niya namang sinabi kay Kano ang nangyari sa kanyang lakad. Nang malaman ni Kano na naroon ang kanyang pakay, ay agad niya namang isinigawa ang kanyang plano. Ayon kay Adong, namatsyagang naghintay si Kano sa lugar na yon hanggang sa lumabas ang biktima.
Paglabas nito ay walang sawang pinaputukan ito ni Kano hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Matapos magawa ni Kano ang nais ng kanyang parokyano, ay isang buwan itong hindi nakita ni Adong. Ayon sa mga nakasaksi, na nakaganti pa ng putok ang lalaki pero hindi tinabla ng bala si Kano, kahit kitang-kita ng mga saksi ang pagtama ng bala sa dibdib nito. Kung sakaling tumagos sa dibdib ni Kano ang bala, ay marahil maging siya ay napaslang sa kanyang ginawa. Lumipas ang ilang buwan at naging matiwasay naman ang pamumuhay nila Adong. Di na niya muna hinanap si Kano, gawa ng masyado pang mainit ang mga parak noong mga oras na yon. Pagsapit ng 10th buwan ng taon, ay biglang nagpakita si Kano kay Adong. Gulat na gulat si Adong nang makita nitong labis ang pamamayat ni Kano. Pagbaba nito ng sasakyan, ay agad naman itong nilapitan ni Adong upang tulungan. Dong, pasensya ka na. Maaari bang dumito na muna ako sa inyo? Huwag kang mag-alala. Tutulong ako sa mga gawaing bahay. Ikaw lang naman kasi ang malalapitan ko, Dong. Nang hihinang wika ni Kano. Huwag ka munang magsalita, pre. Pumasok ka na muna sa bahay. Sagot naman ni Adong. Matapos nilang mag-usap ay siya namang pag-alalay ni Adong sa kanyang kaibigan. Maliban kasi sa pamamayat nito, ay parabang napakalambot ng kanyang mga kalamnan. Napakalayo na ni Kano sa dating kanyang pangangatawan, magmula noong hindi ito nagparamdam sa kanyang kaibigan. Pagpasok nila sa bahay, maging ang mga anak ni Adong ay nagulat sa sinapit ng kanilang tiyuhin. Di sila makapaniwalang ang makisig na si Kano ay biglang namayat. Habang sila ay nagkakape, ninais ni Adong na malaman ang sinapit ng kanyang kaibigan. Ayon kay Kano, matapos niyang mapatay ang binatilyo ay naging masaya naman ang nagdaang araw nito. Kagaya ng nakagawian, ay halos malunod sa alak si Kano dahil sa dami ng perang natanggap nito. Pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin nang lumipas ang 3 na sunod-sunod na kasiyahan ni Kano. Doon na siya nakaramdam ng pangamba sa kanyang sarili, gawa ng nakakaramdam siya ng napakasakit na pakiramdam kapag sumasapit ang 5 ng hapon. Meron din siyang naririnig na mga tinig na nag-uusap sa kanyang isipan. Ang lahat ng tinig na kanyang naririnig ay galing sa isang matandang lalaki na nagtatanong sa kanya kung nasaan siya noong mga oras na yon. Di naman ito pinapansin ni Kano, gawa ng meron din siyang taglay na mutsa at agimat para sa kabal. Habang dumaraan ang araw, ay siya namang pagpapahirap sa kanya ng matandang nagsasalita sa kanyang isipan. Panaydasal na si Kano sa kanyang kargang taglay, subalit bigo siyang mabigyan siya nito ng karagdagang proteksyon. Maging ang baon niyang mutsa ay hindi siya matulungan nang sa hindi malamang dahilan. Lahat ng ritual at usal na alam niya ay ginawa na niya pero baliwala ang lahat ng iyon. Animoy ang mutsang taglay niya ay tuluyan na siyang nilisan nang sa hindi malamang dahilan. Dagdag pa ni Kano na palagi naman niyang inaalaya ng dasal ang kanyang mutsa at agimat kaya imposibleng iwan siya nito. Di lubos akalain ni Kano na hahantong siya sa ganoong pagkakataon na ang buong akala niya ay katapusan na ito ng kanyang buhay. Pagsapit ng 5, ay doon na ulit nakaramdam si Kano ng sakit sa kanyang tadyang. Nagsisisigaw ito habang lumiliyad. Adong! Adong! Nandito na naman yung sakit!
Napakasakit, Adong! Sigaw ni Kano. Dahil sa pagsisigaw ni Kano, ay nagulantang sila Adong dahil sa mga nangyayari. Lahat ng mga pangontra nila Adong ay ginamit na kay Kano upang kahit papaano'y maibsan ang iniinda nitong sakit sa katawan. Nang hindi na alam nila Adong ang kanilang gagawin, ay napagpasyahan nilang tumungo na sa isang albularyo. Ayon sa albularyo, na ang nangyari kay Kano ay isang pangunugla. Maaring kinulam siya ng isa sa mga taong merong galit sa kanya o di naman kaya'y merong taong nagpapahanap sa kanya. Nang marinig ito ni Adong, ay doon niya napagtantong maaring ang pamilya ng Binatilio ay merong alam sa kulam. Ang hindi niya lang lubos maintindihan ay kung papaano nila natuntun si Kano. Dahil noong ginawa ni Kano ang kanyang pagpatay, ay balot na balot ang kanyang muka. Imposibleng makita si Kano ng mga oras na yon ng kahit na sinong tao. Dahil sa nalilito itong si Adong, ay wala siyang nagawa kung hindi itanong ito sa albularyo. Bakit ho? Meron bang kakayahan ng mga mangkukulam na maghanap ng taong hindi pa nito nakita? Tanong ni Adong. Hindi makakatulong ang pagtago ng isang tao ng kanyang muka. Ang naghahanap sa may sala ay ang espiritu ng napatay nito. Maaaring ginamit ng mangkukulam ang paghihiganting na iwan sa bangkay nang ginawa nito ng mali. Alam kong alam ninyo kung anong trabaho nitong dinala nyo sa aking pasyente. Huwag kayong mag-alala dahil wala akong pakialam sa bagay na yon. Ang tanging pakikula ngayon ay ang paggamot dito sa kasama ninyo. Sagot naman ng albularyo. Habang patuloy na nag-uusap sila Adong at ang albularyo, ay siya namang paghilot nito kay Kano. Habang ito ay nagpapatuloy sa kanyang panghihilot, ay biglang nadapo ito sa parte ng katawan ni Kano na kung saan nakabaon ang mutsa nitong taglay. Hay, kawawa ka naman, iho. Iniwang ka na ng baon mo. Malamang sa malamang hindi na naatim ng gabay ng mutsa ng mais ang mga kasalanang ginawa mo. Hindi kita hinuhusgahan, iho. Nagsasabi lamang ako ng totoo. Alam mo kasi, kapag ang baon mo ay nasa panig ng kanan, dapat purong kabutihan lamang ang ipapamalas mo dito. Kapag nagawa mo yan, ay patuloy sa pag-unlad ang mutsang hawak mo. Pero kapag ginamit mo ito sa salungat na nais ng gabay ng mutsang nakaloob sa'yo, talaga namang iiwang ka niyan. Sa oras na ikaw ay iwan ng iyong mutsa, ay labis-labis ang mararamdaman mong pagsisisi. Kahit anong usal at pagtawag mo dito, ay hindi ka na nito pakikinggan. Wika ng albularyo. Dagdag pa ng albularyo na ang tanging natira na lamang kay Kano noong mga oras na yon ay ang kanyang agimat para sa kabal. Sa pagpapatuloy ng panggagamot ng albularyo kay Kano, ay tinawag nito ang wisyo ng mangkukulam upang makausap. Sa loob ng pamamahay ng albularyo, ay doon nasaksihan ni Adong ang lahat ng bagay na kailan may hindi niya lubos akalaing totoo. Habang nag-uusal kasi ang matanda, ay biglang nag-iba ang naging asal ni Kano. Tumatawa-tawa yon na parabang gulat na gulat ito kung saan man siya naroroon. Kung ano-ano na din ang pinagtatanong nito, na para na itong maihahalin tulad mo sa isang baliw. Nasaan ka? Magpakita nga! Sino kayo? Sigaw ni Kano.
Habang nagsasalita si Kano ay patuloy naman sa pag-uusal ang albularyo. Dahan-dahan itong inihipan ang noo ni Kano at tinusok ito ng albularyo ng kanyang hintuturo. Tumahimik ka! Ang ingay mo! Rumespeto ka sa pamamahay ko! Wika ng albularyo. Sa pagtarak ng hintuturo ng albularyo sa dibdib ni Kano, ay siya namang pagsigaw nito. Animoy merong nakatarak na kutsilyo sa kung saan nakalapat ang hintuturo ng albularyo. Ilang minuto pa ang lumipas at itinarak muli ng albularyo ang kanyang hintuturo sa hita nito. Patuloy pa rin ang pagsigaw ng kaluluwang nasa loob ni Kano habang meron itong isinusuka. Ayon sa albularyo, na ang isinusuka ni Kano noong mga oras na yon ay ang palipadhanging ibinigay ng mangkukulam kay Kano. Di nito magawang paslangin si Kano, gawa nang meron pa itong talandrong nakatali sa kanyang tadyang. Napakahirap para sa mangkukulam na pasukin yon, gawa nang ang talandrong nakakapit kay Kano ay purong kanan. Sa pag-alis ng sakit kay Kano, ay siya namang pagpahirap ng albularyo sa mangkukulam. Nang tuluyan ang maalis ng mangkukulam ang sakit na kanyang binigay, ay binalda ito ng albularyo at tinanggal ang kakayahan nitong makagamit ng kanyang aral. Matapos niyang gamutin si Kano, ay napagpasyahan ni Adong na iuwi na muna sa kanila ang kanyang kaibigan. Binigyan niya ng munting abuloy ang albularyo dahil sa tulong na ibinigay nito sa kanila. Iho, kung nais mong maibalik ang silbi ng iyong mutsa ng mais, magbalik loob ka sa Panginoon. Iwan mo ang lahat ng masasamang bagay na iyong ginawa sa iyong nakaraan. Di naman tayo nahuhusgahan dahil lamang sa ating nakaraan. Palagi mong tatandaan na mas ikauunlad mo ang pipiliin mong matuto sa bawat pagkakamali na iyong napagdaanan. Napakalakas ng mutsa ng mais at mahirap itong makuha. Kaya napakaswerte mo, iho, dahil nagtataglay ka ng ganitong pambihirang mutsa. Pabaong aral ng albularyo. Tumangulang naman si Kano habang nanghihina ito. Paglipas ng buwang pananatili ni Kano sa bahay ni Adong, ay biglang nanumbalik ang dati nitong katawan. Naging masaya ang kanilang pamilya at itinuring na si Kano na isa sa kanila. Ilang taon pa ang lumipas at naisipan na ni Kano na magkaroon na ng kanyang pamilya. Naging masaya naman si Kano at nabiyayaan siya ng tatlong supling. Hanggang sa dumating ang pagkakataong siningil na si Kano ng kanyang kasalanan. Isang gabi, habang kumakain sila Kano ay bigla silang pinaulana ng bala sa mismong bahay nila. Hindi na nagawang iligtas si Kano ng kanyang agimat, gawa nang wala siyang alam sa mga nangyayari. Agad siyang tinamaan sa ulo na siyang agaran niya ring ikinamatay. Awa naman ng Diyos na gawang mabuhay ng anak at asawa niya. Ayon sa mga nakasaksi, natanging si Kano lamang ang pakay ng mga mamamatay tao. Nang malaman ito ni Adong, ay labis-labis ang kanyang paghihinagpis para sa kanyang kaibigan. Di niya lubos sukat akalaing mamamatay si Kano sa dati niyang gawain. Doon din na pagtanto ni Adong ang sabi sa kanya ng kanyang mga magulang na kapag pumatay ka gamit ang barel, ay mamamatay ka rin sa barel. At ito ang nakakapangilabot na kwento na minsang magkaharapang
mutya ng mais kontra mangkukulam. Okay, shoutout muna tayo para sa mga bagong Warrior member. Nandyan sila, Jamir TV, Ella Grace, Nenya Vidao Razaga, at sa mga nag-renew ng badge, nandyan sina Bridget Gilaran, D. Jose Carlito, Jonathan Bonotan. Yan. Ito naman para sa mga random subs natin, nandyan sina James Waban, Ann Permejo, Lord Olivar, Jeffs Quijano, at kay Andrew Flores. Yan, salamat sa inyo. Ang masasabi ko lang dito sa kwento na to, napakalakas talaga nung mutya ng mais, tsaka mahirap kunin yun. Pero meron tong si Kano. Siguro kaya hindi agad siya napatay nung mangkukulam. Kagaya nga nung sinabi nung manggagamot, meron siyang talandro sa tagiliran niya. Tapos syempre, nakontra din yun kahit papano nung mutya ng mais. Di na lang siguro nasabi nung manggagamot. Ang kaso lang, puro kasi kasamaan yung ginagawa ni Kano, kaya iniwan siya nung mutya niya. Pero malamang sa malamang kung hindi siya iniwan ng mutya ng mais, baka nasunog pa yung mangkukulam na nangkulam sa kanya. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.